Good day, friends! Welcome back again to my channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe na po kayo. Libre lang po. And please hit the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming video na i-upload ko sa mga darating pang araw. So, ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung saan nanggagaling or ano yung pinagkukolekta kong mga pwedeng pagtamnan na lupa para sa aking mga halaman or sa aking mga pinagtataniman ng aming mga gulay. So, I hope na panoorin ninyo siya hanggang sa dulo para malaman nyo talaga kung ano yung mga maisa-isa ninyo kung ano yung mga ginagamit kong lupa or ano ba yung soil na para sa aking mga halaman. At syempre po, baka meron kayo dyan sa mga lugar ninyo kung ano yung ipapakita ko sa inyo. At least malaman nyo na pwede pala yun. At promise po, napaka-effective po ng mga ipapakita ko yung mga pinagkukolekta kong mga material para sa aking mga pananim. Una po ito ay ang matagal na tinutol na puno. Napakalaking puno po siya. So siguro mahigit na isang dekada itong nandito. So ayan yung puno ay nabulok na. Kaya ayan may makukuha na tayong lupa sa kanya. Ayan o, ang ganda. Ang ganda niyan guys. Ang ganda ng lupa niya. Siguradong tataba ko ang inyong mga tanong dyan. Next po ay itong nabubulok yung puno na niyog. Matagal na rin itong napusol sa pinadala ng bagyo. Ayan. So ayan, maitim na yung kanya. Yung lupa na nandyan sa kanya. Ayan po ay isa rin sa pinukonekta ko. Pwede din po itong nabumbong na katawan ng niyog. Ayan. So, ano na siya. Na-decompose na siya. Kaya ayan. Ito naman po ay ang pinaglagarian ng niyog. Ayan. Matagal na rin yan dyan. Isang taon na rin. So, ano na siya. Wala na siyang dagda. Kaya pwede na rin siya, pwede na siyang gamitin. At actually po, yan po ang ginagamit ko ngayon sa aking mga pagpapat ng aking mga halaman. So, madali po siyang magpaulat. Kinukolekta ko din po yung mga nalalaglag na nabulok na katawan ng puno ng niyog na ito, napatay na siya. Kasi yung sa dulo po niyan, dun sa taas, pag nabulok po yun, nalalaglag po yan. At napupunta po dito sa baba. Kaya yung mga lupa or yung bulok na katawan ng puno ng niyog na iyan, ay kinukolekta ko din po. Ayan. Ayan, napakaganda po din yan. Dating naman po sa lupa, ay ganitong uri po ng lupa ang ginagamit ko. Yung buhaghag po siya na kulay itim siya.
mainam din po yung lupa na makikita natin sa ibabaw ng mga bato kasi iyan po ay mga nabulok na nadahon or mga tangkay ng kahoy. So ito po ay napakaganda po nito. Iyan din po ay sobrang hinahanap at kinokolekt ako din po yun. Ayan po. At syempre po, hindi mawawala yung pinakahalo po na tuyong dumi ng baka. Ayan. Ayan, napakainam na po kasi tuyong-tuyo na po siya. Dudurugin lang po at ihahalo na sa mga nakolekta pong lupa. Last na kinokolekta ko ay itong abo. Ayan, yung mga pinagsunugan ng kahoy. Ayan, kasi nga, nakakatulong din po yan sa pagpapabunga, halimbawa yung mga gulay. Ayan. So yung abo po ay napakaganda din pong ihalo sa ating pagtataniman. Kasi guys, isa pa po, isi-share ko po sa inyo. Kung makikita nyo po, halimbawa nagtatanim po kayo, pag yung pinagsunugan po ng mga kinabas na mga damo or mga kahoy. Pag nagtanim po tayo doon, mapapansin nyo po, sobrang taba po yung mga umuusbong ng mga pananim dyan sa pinagsunugan yung pagtataniman natin. Matataba po siya at kulin, green na green po talaga yung kulay at saka ang lalaki po, mabilis po silang lumaki. So, I hope na experience nyo na po yung ganun. Kasi ako, experience ko na po yun. Tuwing may usbong na pananim dyan sa mga ganyan, pinagsunugan. As in, mataba po sila talaga. So, I hope guys, may natutunan kayo sa aking ibinahaging mga pinagkukuhanan ko ng aking mga pinagtataniman na lupa. So, see you again next vlog. Thank you!